you, anong paghahanda ang isinasagawa ngayon ng Office of Civil Defense? Ma'am, ang Office of Civil Defense po, ang ating NDRIM OC dito sa Campaginaldo ay naka-red alert po. Dalawang araw na po ang nakakalipas along with other regional offices po natin. Meron po tayong walo na regional offices na naka-red alert. Ito po yung mga madadaanan at nadaanan po ni Kristine. At puspusan po, kasi yan din po ang panawagan ng ating butihing Secretary ng National Defense at Chair ng NDRIMC, yun pong magplano ng maayos for response, yung cohesiveness ng aming mga plano at yung interagency collaboration which is being practiced po dito sa NDRIMC. At just kahapon po nagkaroon tayo ng pag-uusap, no? Meron po tayong mini press briefing kahapon at nakausap po natin yung mga concerned regional directors at lahat naman po sila ay nakatutok at handa po dito sa pananalasa ng bagyong Kristine, Ma'am Karen. Okay, sa lahat ng mga probinsya, palagay po ninyo, sinabi ni Ariel, most likely ang Bicol region ang talagang nakaranas ngayon ng matinding pagbaha, no? Hindi pa nagla-landfall ang bagyo. So, ano ang kumbaga aksyon na isinasagawa ng Office of Civil Defense doon? Kausap ko lang po kanina, ma'am, yung ating regional director sa OCD5, si Director Yukot, at talaga pong overwhelming yung task ngayon at saka yung mga challenges doon. Pero ang sabi po niya, incidentally, Karen, yung probinsya ng Albay has already declared the state of calamity kahapon, at yung latest na napasok nila na munisipyo ay yung Polanggi, at they have yet to makapasok pa sila dito sa Libon, ano? And of course yung addressing the challenges also dun sa rescue natin dito sa city ng Naga, and kasi itong probinsya ng Albay tsaka Camarines Sur yung talagang pinaka na hit ngayon lalo na nung pagbaha, although the rest of Bicol is really underwater, right? So the work of the Office of Civil Defense, the priority is it assistance with the LGUs in terms of safety, or is this also relief? Kasama din yun, ma'am, no? Because we are the executive arm of the NDRIMC, and then we work closely with the DSWD as the vice chair for response and early recovery. So nagkaroon tayo ng PIDRA analyst, PIDRA core group meeting the other day, and nandun nag-report tayo kung ano yung mga meron, lalo na sa aspeto, ma'am, in the aspect of food and non-food items na talagang very vital pag ganitong ang pangyayari. Kaya we are monitoring, and then yung analytics nga, ma'am, is yung analytics ng DSWD has put those were affected at 33 million, no, nationwide. Kasi ngayon, ma'am, halos lahat merong tropical cyclone warning signal. And so, minomonitor talaga natin yan, and we are really monitoring even yung mga prepositioned goods natin in terms of food and non-food items para siguraduhin natin that they will be enough. And kagaya ngayon, ma'am, we are just waiting na ma-transport pa namin yung mga additional na mga food and non-food items to Batanes, kasi baka dumaan din doon so that they would be provided for habang nananalasa po papalabas si Kristine. All right. On that note, thank you so much for joining us today. The Office of Civil Defense spokesperson Edgar Posada. Thank you so much, sir. Maraming salamat. Good morning, Karen.